So what's up mga kasi, yung Beachy Boy Cavite Moto Vlog. So tapos na yung duty ko kay Panda. So nandito ngayon sa one way garage motorcycle parts. And fortunately guys, nakakita ako na isa sa mga pinaka mabigat na motor na nahawakan ko ngayong gabi. So bibigyan ko kayo ng konting sneak peek. Actually wala pa akong gano'ng idea sa motor na to. Hindi ko pa alam yung totally mga specs niya, pero yung caliper nito and then yung brand ng motor, grabe. Grabe talaga, guys. Grabe talaga. Grabe talaga. Oh my god. So wala na paligoy-ligoy pa. Bigyan ko kayo ng big shoutout nga pala sa Haragan Big Bikers, established 2015, kay Boss Edmond Duca, the architect and this architect. Up, yeah. So ayan, bigyan ko na yung sneak peek. So yun guys, this is the Ducati Panigale version 4. Yan. Ducati Panigale version 4. So tatanong natin kay Architect kung ano yung letter. Architect. Yeah. Ano yung letter S sa ibig sabihin yan, kumbaga yung Panigale V4 base model. Panigale V pala, sorry. Pag Panigale is lugar sa Italy. Ibig okay. Ngayon, yung may V4 niyan. V4 is a base model. Ay, ng, pala. Base okay. Model ng Panigale. Hindi siya naka-Olins, hindi siya naka-March Cine Forge wheels na ganoon. And all ito, electronic suspension. Yung S, upgraded version. Kumbaga yun yung sport nila na talagang ano. Nandiyan na lahat. Meron pa niyan is R. R. Is for racing lang talaga. Yung sobrang ano. Pero yun yung sumunod sa... So yun guys ha, narinig nyo yung sinabi sa atin ni Architect. So guys, tignan nyo naman, caliper pala. OMG. And then yung front shock niya guys is electronic suspension siya. Electronic suspension. So yung ginagay tayo. Yung dating O-Lins is kailangan mo pa siyang i-adjust manually. Okay. May mga pipitik pang screws, mga nab siya, electronic na. Kumbaga, let's say na-detect niya na rough road yung tinatakbuhan mo, automatic siya mag-a-adjust yung damping sa rebound niya. So, talagang automatic pag rough wala road. Na, wala ka nang ayusin. Wala ka nang i-a-adjust, automatic. Wala nang pihit, wala nang ganun. So, yung madedetect na niya by sensor sa mga ganun. Habang tumatakbo ka, real time, nag-ano siya na... mag-a-adjust sa suspension. Depende sa road condition. Yun, thank you. So, yan guys. So, Ducati, Italy brand. So, ayan. Bigyan tayo ng konting information ni Architect about sa kanyang motor. So, naka-monoshock yan. So, alam nyo, aaraling ko to. Aaraling itong mga big bike na to. So, gulong pa lang. Gulong pa lang. Alam na. Magkano kaya saan gulong ito? Around 23,000. Dalawa na, 23,000. Isang Mio na? Isang ganito. Oo, yan. Tignan nyo naman. How, kamusta naman, di ba? So, yun. So, naka single swing arm na siya. Mono siya. Kasi yung pinaka-mapler niya sa ilalim. So, naka-stock muffler pa to, guys. What if kaya pag pinalitan pa to ng mga aftermarket na pipe, di ba? Di sobrang ingay nito. So, ayan yung pinaka-makina niya. Guys, yung ano pa lang, oh. Caliper pa lang. Pamatay na. So, this is the Ducati Panigale V4. Kung ano niya, kung gusto mong laro, play ng shop. Oh, so, man, kung gusto mong matono talaga siya. Pero siya, electronic suspension talaga siya ngayon. Mas, ano, kaysa magganyan ka, kung for street lang pang ride drive doon ka na sa sa dynamic suspension, dynamic ano yun, automatic siya nag-a-adjust. Okay. Kunwari naka-detect ng system na nasa lubak, matagtag siya, lalambutan na niya ng konti. Ngayon pag nakita niyang medyo sporty yung ride mo, kunwari nasa Marilla ka o kaibiyang medyo ganun, magiging stiff yung suspension. Pension. Automatic yun. Hindi mo na kailangan siya mag-adjust mga pihit-pihit na isko. Wala nang stopover para ano. Ay! No need na talaga.
So wala kayong makikita na magatong rare na motor. Dito lang yan sa one-way garage, guys. So yeah, so big shout out kay Architect. And then sa konting sneak peek and konting information ibigay niya sa atin. So ito yung Ducati Panigale V4. So yeah, kala ko Panigale. So yeah, so kasol. TikTok. All stop.